Another day, another luto serie. Nandito na naman ako para mag-share sa inyo ng isang masarap na recipe na siguradong magugustuhan ng inyong mga chikiting. At syempre, swak na swak sa budget dahil wala pang 200 pesos ang nagastos ko dito. Ang lulutuin ko ngayon ay meatballs with mushroom sauce. Sobrang sarap nito dahil kalasa niya yung mga garlic paper steak, ganon. Una muna ay maglagay tayo ng konting mantika sa kawali tapos ipiprito natin yung meatballs. Nabili ko nga pala yung meatballs doon sa press option. O baka naman press option. Charot lang. Doon talaga ako bumibili ng meatballs kasi nasasarapan ako sa meatballs nila. Tapos mura lang siya, parang wala pang 100 pesos. Pagkatapos maprito lahat ng meatballs, ayan, set aside lang muna natin. Tapos magisa lang tayo ng bawang at sibuyas. Pagkatapos magisa yung bawang at sibuyas, ay naglagay nga pala ako ng isang kutsarang margarine. Kung walang margarine, syempre, pwede ang butter para mas masarap. Tapos ay naglagay na rin ako ng isang kutsarang harina. Hahaluin lang natin ito ng maigi hanggang sa mawala yung buo-buo. Pagkatapos ay naglagay na rin pala ako dyan ng tubig. So tatantyahin nyo lang yung paglalagay ng tubig ay depende yon sa lapot na gusto nyo. Syempre kapag kulang pa, maglagay lang din kayo ng tubig pa unti-unti. Pagkatapos ay naglagay na nga pala ako dito ng chicken cubes, kalahati lang, tapos paminta. Hahaluin lang natin ito ng maigi hanggang sa kumulo. At syempre titikman natin yan kung okay pa yung lasa. Matabang pa siya kaya naman naglagay pa ako dyan ng kaunti pang toyo. Toyo na lang yung nilagay ko para pampadagdag kulay na rin. Pagkatapos ay naglagay na rin nga pala ako dyan ng mushroom. Hindi ko lang nabidyuhan. Ewan ko ba, ba't di ko nabidyuhan. Tapos ayan, nilagay ko na rin yung mga meatballs na prinito kanina. Lulutuin lang natin to ng mga ilang minuto pa. Siguro mga isa hanggang dalawang minuto. Mahinang apoy na lang. Tapos pwede na natin tong iserve. Siguradong magugustuhan ng mga chikiting nyo itong recipe na ito dahil sobrang sarap at malasa niya talaga. Tapos ay nag-sprinkles na nga rin pala ako dyan ng kaunting dahon ng sibuyas. Siyempre, the best to kainin kapag bagong luto talaga. Tapos may bagong luto ka rin ng sinaing. Tapos ilagay mo yung sauce sa ibabaw. Ay nako, siguradong mapaparami talaga ang kain nyo. Actually, first time ko lang ding itong maluto. At masasabi kong isa na rin ito sa masarap na mga recipe na naluto ko. At siyempre, uulitin ko talaga ito ulit. Kaya naman kung wala kayong maisip na ulam bukas, try nyo na rin ito. At siyempre, titikman natin yan. Yummy.